Libu-libong residente ang lumikas sa Davao de Oro matapos yanigin ang probinsya ng dalawang magkasunod na lindol nitong Martes. Nasa frontline ng balitang yan si Gemma Vansenya. Nagmamadaling lumabas ng kani-kanilang silid-aralan ang mga estudyante at guro sa paaralang ito sa bayan ng Mawab sa Davao de Oro. Niyanig kasi ng malakas na lindol ang probinsya nitong Martes. Baba, baba, kusog tayo! Sa Tagum, kanya-kanyang takbuhan din ang mga tao sa isang mall. Bumigay rin ang kisame ng isa pang mall sa lungsod matapos ang lindol. 10 individual daw ang naitalang sugatan sa Tagum. Guys. Sa Shadol, New Bataan, kitang-kita ang akwal na paguho ng lupa at pagbagsak ng malalaking bato sa gilid ng kalsada. Guys. Ang barangay hall nga na ito sa Barangay Bukalugar, gumuho ang bubungan. Wasak din ang ilang bahagi nito. Mahigit 2,000 individual sa bayan ang inilikas dahil sa lindol. Nawasak din ng landslide ang ilang barangay ng Maragusan. Baka sa kanilang mga tahanan ang pinsalang dala ng lindol. Sa isang ospital sa parehong bayan, napilitan na ring magsilikas ang mga pasyente. Sa Taya sa Fivox, may lakas na magnitude 5.9 ang lindol na tumama pasado alas 2 ng hapon kahapon sa Davao de Oro. Sa bayan ng Nubataan ang epicenter o sentro ng lindol. Matapos ang 2 oras, niyanig naman ang magnitude 5.6 na lindol sa parehong lugar din. Mahigit 400 aftershocks na ang naramdaman matapos ang magkasunod na lindol kahapon. Philippine fault daw ang naging dahilan ng pagyanig. Ito, this is being generated now by the Caraga River fault segment. We are expecting earthquakes. In fact, mayroon na rin itala ng 425 earthquakes. Ayon sa Davao de Oro PDRRMO, wala namang naitalang patay mula sa lindol. Inaalam pa raw nila ang pinsala sa infrastruktura sa ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Gem Avancenia, News 5.